Ma'am, paano pag nakuha na ang retirement claim? Pwede po bang mag-calamity loans? I think yung sinasabi dito na retirement claim, kinuha mo na lahat or pinull out mo na lahat ng yung pag-ibig contribution kay pag-ibig fund. So, pagka ganun po, dahil tayo ay nasa 60 years old na or 65, it means po, kapag pinull out mo na siya lahat, wala nang natitira doon, hindi na po tayo pwede pa or hindi na tayo qualified para makapag-calamity loan. Kasi po, nakuha mo na lahat eh. So, nag-zero balance ka na doon. Okay? And the next, wala akong hulog ng 1 month. Makaka-loan ba ako? 5 months pa lang ang hulog ko dahil last April ay hindi ako nakapagbayad. Siyempre, the answer is no. Kailangan ang ating mga loan remittance ay dapat wala siyang blanco, wala po tayong laktaw. Dapat talagang sunod-sunod ang ating pagbabayad ng ating loan remittance kung meron man. Ang gagawin mo naman, huwag ka mawala ng pag-asa kasi kahit nakablanko ka ng isang buwan, yung April na yon, ang kailangan mo lang gawin ay isettled mo kay Pag-ibig Fund yung April na hindi mo nabayaran. Siyempre, with interest and penalty na yan. Okay? Accrued interest at saka penalty. So, pumunta ka lang dun sa Pag-ibig Fund kung saan ka malapit. And then, sabihin mo na gusto mong isettle yung April na hindi mo nabayaran. Kasi, kailangan ma-update mo yung loan payment mo dahil nga affected ka ng bagyong Karina at kailangan mo nang mag-loan ng calamity. Okay, so once na ma-settle mo yung April mo na nakalimutan mong bayaran, hindi mo nabayaran, good to go ka na para makapag-apply ng calamity loan. Thank you! And then next, second to the last question to. Hi, pwede po ba pagsabayin ang salary loan at calamity loan? Guys, tatandaan natin na ang tawag natin sa regular loan natin sa Pag-ibig Fund ay multi-purpose loan or short-term loan. Salary loan ay para po yun kay SSS. Pero since nasanay na nga tayo sa salary loan, anyway, correction lang naman. Para hindi na tayo masanay magtawag ng salary loan. So, multi-purpose loan or short-term loan po yun sa Pag-ibig. Hindi po natin pwede pagsabayin ang multi-purpose loan or short-term loan na tinatawag at saka si calamity loan. Kasi po, iisa lang po ang pinagkukuhanan yan. Yung total savings natin, yung employee contribution, employer contribution, plus yung dividend na binibigay ni Pag-ibig Fund sa atin, mga member yearly, dun kinukuha po kasi ang pondo ng ating loanable amount. So, hindi po pwede na pagsabayin ang ating short-term loan at si calamity loan kasi 80% yung kinukuha doon. Hindi po tayo pwedeng mag-zero sa ating total accumulated value or sa ating total savings ng ating contribution. Hindi po tayo pwedeng mag-zero. Hindi pwedeng i-zero out yung Pag-ibig. Okay? Kasi if ever na hindi ka na makapagbayad ng yung utang sa Pag-ibig Fund, at least man lang may mapagkukuhanan na pondo para pambayad ng utang mo. And then, last question tayo guys. Hello ma'am, kaka-offset lang po ng loan ko ng MPL ngayong July. Nahulugan ko naman po ng 14 months, may natira pa na 18K sa contribution ko. Pwede ko na ba ulit i-loan for calamity? So, ganito yan guys. Sa lahat ng mga may utang sa Pag-ibig Fund and then na-offset ang utang ninyo, ganito lang siya. Pwede tayong mag-loan sa Pag-ibig Fund, qualified pa rin tayo kahit na-offset siya. If, kung halimbawa, bago na-offset ang utang mo, ay dapat nakapagbayad ka ng 6 months and above. Okay? Bago na-offset, 6 months and above dapat meron kang loan remittance. Kasi, if ever na na-offset ang utang mo, and then ang naibayad mo lang sa loan mo ay below or less than 6 months, ay hindi po tayo qualified. Mag-aantay tayo ng 2 years. That is so matagal. Okay? So, make sure guys na kahit anong mangyari, kahit lang maka 6 months man kayo o 7 months na bayad, pilitin ninyo bago ma-offset. Para pag yung mga ganitong panahon na hindi natin nasasabi at wala tayong ibang mapagkukuhanan ng pera, is makakatakbo pa rin tayo kay Pag-ibig Fund. Okay, so thank you everyone. Dito lang nagtatapos ang ating Q&A regarding sa inyong mga Pag-ibig Calamity Loan na sana ay nakatulong naman sa inyo. Again, it's me, Lizelle. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video. And God bless everyone. God bless. Bye. Ingat kayo.